Hi everyone, welcome to my channel. You are chilling with me. My name is Miggy and this is my first vlog. And for today's video, i-share ko sa inyo yung aking new normal skincare routine. And yun, alam naman natin ngayon na ang daming bagay na ngayon lang natin nalalaman, ngayon lang natin na-discover, ngayon lang natin na-experience, and isa na doon yung na-experience ko recently way back nung quarantine period. Nagkaroon ako nung tinatawag na maskne. Ito yung pagkakaroon ng pimples or ng acne sa pagsuot ng face mask. And a lot of us right now, alam naman natin na parte ng buhay natin ngayon yung face mask. At that's why gusto kong siyang i-share sa inyo kasi I think this is something na relatable sa atin ngayon. Lalo na when I tried to post this one on my social media account, I received a lot of message from my friends asking me kung ano yung naging remedy ko. Kahit though, makikita nyo naman na hindi naman sobrang ganda na naging epekto nung ginawa ko. But kasi meron pa rin mga marks na naiwan. Pero okay na ako dyan kasi naman yung time na nagkaroon talaga ako nung acne, sobrang active talaga siya. Kung makikita nyo talaga yung skin ko, sobrang lala. And sobrang hindi nyo mo talaga gugustuhin makita. Ayaw mo nang makita yung mukha mo araw-araw. Kasi sobrang namumula siya, kala mo galit na galit. At kala mo sasabog yung pimples. Ganun siya kalala that time. Adayang apektado na itong problem na to. And those people, ito yung mga taong nagtatrabaho, ito yung mga taong mga frontliner na hindi nila deserve magkaroon ng ganitong dagdaging iisipin sa pang-araw-araw nila. That's why kung isa ka doon sa mga nakaka-experience nito and kung isa ka sa mga nawawala na ng pag-asa, guys, hopefully meron kayong matutunan dito sa video na to. Guys, you can try this one kasi sobrang dali lang niyang hanapin, sobrang dali lang din niyang mabili. And yun nga guys, sa pagpapalakas natin ng ating katawan, huwag din natin kalimutan yung mga dati nating priority sa buhay. And isa na doon yung pagpapahalaga natin sa ating skin. Kaya naman simulan na natin to. So bigyan ko lang kayo ng background. Before pandemic, hindi talaga ako tigawating tao. So kung nakikilala mo ako dati, hindi mo siguro maiisip na magkakaroon ako ng ganitong kalalang mark sa mukha ko ngayon. Kasi yun, siguro nagkakaroon ako ng pimples, isa lang or dalawa. Pero yun, siguro max na yung dalawang pimples sa mukha. And yun, nung quarantine period, hindi ko talaga siya inaasahan nung tinubuan ako ng isang malaking tigyawat dito sa aking right side ng face ko. And yun, akala ko normal lang siya. And talagang yun nga, dati, hindi ako gumagamit ng mga skincare product. Siguro gumagamit lang ako dati ng toner just to cleanse my skin. Pero after that, kapag meron akong problem with my skin, ang lagi ko pinupuntahan yung derma ko. And yun, sila yung nagbibigay solusyon. Sila yung gumagamot nung problem ko. Or every time na magkakaroon ako ng pimple, sila yung gumagamot nun. And yun, medyo naging depende ako sa ganun. And nasanay ako na ganun yung setup ko and hindi ko na kita na pwede palang mangyari itong nangyari ng pandemic, which is wala akong choice kundi asahan yung sarili ko. And yun, nagkaroon ako ng breakout nung time na walang available na clinic, na mga derma clinic na pwede mong puntahan. And yun, talagang sobrang struggle siya sa akin. Kaya naman, tinry ko that time yung dating effective sa akin way back nung college ako, yung nagkaroon ako ng facial acne. Tinry ko yung toner with Dalacin C, pero naubos ko na siya, hindi pa rin siya gumana, hindi pa rin siya umepek sa akin. Kaya naman, I tried to ask my friend kahit nakakahiya, kasi talaga that time ayoko talagang magpicture, ayoko talagang i-share sa social media yung skin ko, yung mukha ko, kasi nga medyo talagang sobrang lala talaga nung pangyayari sa akin. And yun, one of my friend, sabi niya sa akin, try mo yung product na to, kasi baka nga hindi na from outside yung problema, baka from inside na, baka kailangan na siyang i-treat inside. And medyo na-amaze ako kasi hindi ko talaga alam personally na pwede palang i-treat yung pimples by intakes. Kaya naman, na-amaze ako nung nalaman ko na may ganito pala yung lactacin. And
yun nga, hindi ko alam na lagi pala siyang kino-commercial sa TV ngayon. And siguro kasi hindi ako familiar and hindi naman din ako interesado, kaya hindi ko siya napapansin. Guys, gusto ko lang maglagay ng disclaimer na hindi po ito sponsored video. Lahat po ng product na mababanggit dito, lahat po yun is ako po yung bumili, sariling bulsa ko po. And ito po talaga yung experience ko, ito po yung nagpagaling sa akin. Kaya po gusto ko lang siyang i-share sa inyo sa mga taong gusto ring i-try to or gustong makahanap ng alternative, lalo na ngayong panahon ng pandemic. So yun, mabalik tayo dito. So this one, nabibili siya sa drugstore for 27 pesos. Any drugstore available to. And yun, nung nag-research ako online, kailangan mo mag-take nito for 30 days, twice a day. And yun, tinry ko siya muna for 7 days kasi nga, hindi ko alam kung magiging effective siya or mas lalong lalala yung pimples ko. Kasi kung lalala, ititigil ko yung pag-inom sa kanya. Pero nung ika-7th day, yun, maganda yung naging epekto. Nakita ko nag-lighten yung skin ko. And ayun, tinuloy ko na siya for 30 days. And ito na yung resulta niya. Ito na. So dito nyo makikita na merong nagpa-flatten talaga yung curve. Ito lang. Dito lang talaga. Ito talaga yung solusyon. And yun, yung next problem is paano ko siya i-maintain? Kasi nga, medyo yung skin type ko kasi talaga way back, before ako nakapagpa-derma, yung problem ko is kapag nasana yung skin ko, hindi ko siya pwedeng ihinto. Kasi once na ihinto ko siya, babalik ulit siya sa dati. Babalik ulit yung pimples, babalik ulit yung mga problema ko na ginamot ko. So, medyo talagang risky, challenging yung pagtigil ko nito. Kaya naman, tinry ko ulit tanungin yung friends ko kung meron ba silang masasuggest ulit sa akin. Then, sabi nila, maybe you can try yung mga products, everyday skincare product mo, gawin mong lighter, gawin mong hindi harsh sa skin mo. Kasi nga, hindi naman sana yung skin mo na gumagamit ng mga skincare product. Kaya naman, try mo yung mga light, very light products lang. Kaya naman, ito, sinuggest to sa akin ng friend ko. Kasi nga, sabi niya, hindi lang dapat umaasa ka sa pag-facial wash. Kasi minsan sa paghugas natin ng mukha, may hindi tayo nalilinis na portion ng face natin. And kailangan mo talaga ng tulong ng micellar to really make sure na talagang malinis na malinis yung mukha mo. Lalo na sa panahon ngayon na kailangan talaga napakalinis natin sa lahat ng aspeto. That's why, yun, nagustuhan ko siya kasi, yun nga, 0% alcohol. And maamoy mo talaga dun sa solution na hindi siya harsh kasi amoy baby lang din talaga siya. Yun. So, talagang nagustuhan ko siya. Ito, nabibili to in any drugstore. And mostly, siguro mga nasa, roughly nasa ano siya? Roughly nasa mga 200 pesos. Ganyan, more or less. So, yun. Okay na okay itong product na to. And mura pa. And matagal mo siyang gagamitin kasi medyo malaki siya. Then, after nung product na yan, yun, dun ako nagto-toner. So, yung toner ko, ito talaga siya. Yung Tomato Glass Skin by Fresh Skin Lab. Ang pinaka gusto ko sa kanya is hydrating toner siya. So talagang makita mo, hindi man yung glass skin effect talaga na glass skin nung mga Korean na idols natin. Pero makita mo yung sa solution niya dun sa face mo na may something talaga na na-hydrate niya yung mukha mo. And yun, medyo na-addict talaga ako dito kasi yun nga, since medyo mainit yung panahon, madalas ako naghihilamos ng mukha. And madalas, every time na maghihilamos ako, mag-a-apply ako nitong toner na to. And yung pinaka-okay sa kanya is no alcohol content din siya. Kaya very, very light lang talaga siya sa skin natin. So, after na to, actually, paggabi, ibang toner yung ginagamit ko. Ito, yung Thayers. Tama ba ako ng pronunciation? Thayers. Yung Witch Hazel. Ito naman, actually, nabibili to sa
Dati nabibili siya sa Healthy Options, pero ngayon available na to sa Watson. And I think available na rin siya sa Mercury. And yun, very light lang din siya. Ito talaga yung ginagamit ko before pa, even before nung pandemic. And yun, very light lang din siya sa skin. Ano lang siya, tag dito, no alcohol content din. Kaya napaka-okay lang niyang gamitin kahit minsan mapasobra ka. Kasi nga, light lang talaga siya sa skin natin. And after this, syempre, since yun nga, kailangan nga natin na medyo hydrated yung mukha natin, gumagamit ako ng moisturizer from The Face Shop. Ito, ang pangalan niya is The Black Bomb. The Black Bomb. Okay siya kasi medyo malaki and medyo matagal yung gamit. Medyo mahal lang siya, pero yun, sulit kasi siya dahil pangmatagalan. And napakaraming laman, napakaraming laman niya. Kaya okay na okay. Then, ito naman, kapag naman aalis ako ng bahay. And yun, since yung work ko, kailangan medyo presentable ka, lalo na yung mukha mo. So, since hindi naman, since yun, kailangan natin pag lumalabas tayo, meron tayong sunscreen. Itong Bello product na to, okay siya kasi tinted yung sunscreen niya. So, parang ka na rin nagpulbos and hindi madaling mahulas sa muka. So, ito yung mga go-to product ko ngayon na very light lang. Kasi, actually, kung siguro kung hindi tayo naka-face mask, siguro mag-a-apply pa ako ng concealer para takpan tong mga marks na ng pimples ko. Pero since naka-face mask naman, hindi naman din kailangan ng maglagay pa nun. And yun, actually, kung ano man yung ginagamit mong product ngayon, as long as comfortable ka, okay lang yan. Gusto ko lang talagang iparating sa inyo na ngayong panahon na ito, wag nating kakalimutan yung skin natin. Kasi hindi lang yung katawan natin yung tinitira ng COVID. Hindi natin alam na pati yung skin natin naapektuhan din by this pandemic. And yun, nakakatuwa lang talaga na niremind ako this time. Though talagang siguro, after bumalik sa normal, babalik din ako sa pagpunta ko sa derma ko. But right now, hindi ko talaga siya option kasi nga as much as possible, gusto ko contactless, wala masyadong contact sa ibang tao. And yun, yun, natutunan ko kahit papano. Ayun, medyo thankful ako kasi kahit papano, meron akong pwedeng gawin kapag nagkaroon ako ng pimples aside sa pagpunta sa derma. And yun, again, hindi po ako professional. Hindi ko po siya sinasuggest sa inyo. Hindi ko po pinaprescribe yung mga product na nabanggit ko sa inyo. If pakiramdam mo, medyo malalayo yung sitwasyon mo at kailangan mo ng tulong ng professional, go punta ka sa mga dermatologist. Kasi ngayon, I think, nag-ooperate na sila. And yun, mas sila yung mas makakatulong para sa'yo. So yun, if you like this video and kung sa tingin mo nakatulong ako sa inyo, please don't forget to give me a thumbs up. You can also subscribe to my channel. You can click the ring button below para lagi kang updated sa mga latest video ko. And hopefully, on the future, makapag-upload ako ng mga mukbang videos ko and travel videos kapag pwede na. See you guys, thank you so much!